Magandang araw po mga ka-drawing. Ito naman po ang inyong maestro Obras para sa panglimang part ng ating video about portrait drawing. At doon sa mga baguhan pa lang po sa channel na ito, mangyaring pindutin ang subscribe button at notification bell sa tabi nito upang palagi kayong updated sa mga videos na ilalabas na namin. Enjoy and watch the tutorial. Ito po yung ginawang picture dun sa huling video na ginawa natin. At ito yung pagkukopyahan ng picture. Ang una pong dapat gawin kapag nag-drawing ng tao ay ang mata. Dahil ito po ang pinakamahirap na gagawin. Sa pagdodrawing po ng mata, kailangan alam nyo ang anatomy o parts ng mata. Dahil kailangan po ang mga parts nito ay kumpleto. Kagaya nito, ang ginagawa ko ngayon ay yung pinaka iris ng mata. Mapapansin ninyo na may ginawa akong halos sa tatlong highlight dito. At dito sa side na ito, parang sa pagdodrawing natin ng sphere, gagamit tayo ng shade na medyo hindi gaano kalinawan o hindi masyadong dark. Ito yung tinatawag nating medium. Maitim din siya, pero mapapansin ninyo na mas maitim yung nasa gitna. Yan tinatawag nating light and dark. So, kung titingnan natin, nandito yung tatlong puti ng mata. Those are highlights. Kaya itong parts na ito, hindi natin po ito lalagyan ng shade dahil highlight siya. So yung kabilang eyes, susunod na po natin, lalagyan nyo rin ng itim ang bawat parts niya. Unahin nyo muna yung eyeball. At lalagyan nyo rin ng highlight. Yan. Mapapansin nyo rito, nilagyan ko siya ng highlight. Unahin nyo lagyan yung highlight nang hindi siya madamay pag nilagyan nyo na yung ibang parts ng eyes, yung mga itim. Ito ang pinaka iris. Dito, pwede nyo nang medyo madiin ang pagdodrawing, paglalagay ng shade, dahil kailangan natin yung black niya. Alam naman natin na ang mata ay black. Ito po, lalagyan natin ngayon na yung eyelid niya, susunod natin, para talagang makuha ninyo yung shape ng mata. Ito po yung eyelid. Lalagyan natin ang eyelid, yung kanyang mata. Sa paglalagay ng eyelid, huwag kayong hindi masyadong maitim o madiin ang pag-apply. Light lang ang hawak o pag-apply ng lapis. As much as possible, pilitin nyo maging steady ang inyong kamay. Dito, lalagyan nyo siya ng yung pinaka-eye duct niya.
yung IDAC, yung dinadaanan ng luha ng ating mata. Luha natin. So, titingnan ninyo kung light or dark yung inyong kinokopya ng sagayon, may apply ninyo yung shade and shadow, yung value scale na pinag-aralan sa previous topic natin. Kagaya dito, very light lang ang mga shade. So dito, huwag nyo masyadong ididiin ang pag-apply ng inyong lapis. Kung maaari, very light lang para madali rin siyang mabura kung sakalit magkamali kayo. Pwede kayong gumamit ng eraser, ng lapis, or kapag maliit ang gagawin nyo, medyo talagang delikado, pwede kayong gumamit ng kneaded eraser. Nabibili ito sa mga sa mga school supplies or art supplies. So very light lang ang pag-apply upang madaling ma-erase at ma-blend ang mga shade. So, ganyan ang paglalagay ng mga shade o ng shape. Ito yung pinaka-eyebag niya. So, makipapansin nyo, pinili ko yung subject natin na bata dahil mas kakaunti ang details ng mga skin. So, kung kayo baguhan pa lang, pipiliin ninyo yung medyo kukunti ang details ng skin, yung kulubot ng skin. So, ilalapit ninyo para madali nyo makita yung mga details. Let's say, for example, sa ilong, susunod natin ang ilong, kukopyahin nyo dito. Medyo light lang para hindi siya maging masyadong madaling burahin. Sa unang pag-apply niyo ng butas ng ilong, medyo maliit lang muna nang magkaroon pa kayo ng ample space o para lakihan ito. Madali lang magpalaki. Mas mahirap kung mapalaki dahil medyo mahirap magbura. Ayan. Light lang ang pag-apply ng lapis para ma-blend nyo na maayos kapag time na para i-blend siya. Almost light as possible. Then yung bibig, tingnan nyo ang shape ng bibig. Manipis dito. Yan. Dapat manipis lang ang bibig. Huwag nyong applyan ng makapal. Lalo na't bata, dapat ay yung mga skin niya ay light pa lang ang mga pag-apply. Then yung shadow ng ilong, lagyan nyo na rin ng shadow.
kagaya ng tinuro sa shade and shadow rendering, i-determine nyo kung nasan ang ilaw o light. Ang picture, usually ang light niya ay nandyan sa harap. Ayan. So, yan ang paggawa natin ng mukha at saka ng bibig o ng eyes at yung inyong mga ear. Mouth. Ayan. So, sa paglalagay ng lips, dapat very light lang para ma-kissable lips. Dito, magkakaroon siya ng shade sa banda ibaba. Shade niya. So, kung medyo gusto nyo i-blend ang mga shade, mamaya gagawin natin niya i-blend. And then, yung shape ng mukha, pwede nyo nang linawan. Huwag masyado madiin ang pag-a-apply ng lapis para pag in-blend natin ay mag-skin tone siya talaga. Yan, ang tamang pag-apply, kailangan light lang. Yan. So, yung paglalagay ng hair, mamaya kung lilinawan na lang ang hair para lumabas yung hibla ng buhok. Pero sa ngayon ay medyo light lang ang pag-apply. Sa pagdodrawing, kailangan ang inyong pasensya upang hindi kayo matense. So, ito yung pag-apply natin ng hair. Very light lang muna. At mamaya, paglalagay natin na ano, pwede tayong gumamit ng graphite of your pencil sa pag-apply ng buhok para yung pinagtasahan ng lapis. Kailangan lang meron kayong brush. Kung may brush kayo, madali nyo may apply ito. Pero sa ngayon, kung ano lang available natin, yun lang ginagamit natin. Yung iba gumagamit ng brush at saka ng charcoal. Pero ngayon, ang gagamitin natin ay ordinary pencil lang na ginagamit natin sa school. Yan. Ito naman yung paggawa ng ear. O yung inyong
T-nya. Ganon din dito sa kabila. Kung ano yung nakikita nyo shape, lalagay nyo lang. Napalinaw. Dapat medyo light lang. So, unti-unti, maitiman ninyo yung buhok by sketching the shade. And you can see the shade or the highlight. This is how you apply the hair. You must follow the wave, the hair. So unti-unti, nalalagyan na natin ng shade ang mukha. Then yung kilay niya. Then yung counting shade dito sa gilid, pwedeng i-blend na lang. Then yung ilalim ng baba niya. Very light application so that it will not be or noticeable.
So dito magkakaroon ng shade yung damit, polo niya. Sa banda rito, shadow. And then yung pinaka liig, ganyan ang pag-apply ng shade and shadow. So after that, pwede nyo na itong medyo linawan or i-blend. Ang ginagawa ko, pag wala akong gamit, pwede kumuha ng cotton o yung inyong daliri. Siguraduhin nyo lang malinis ang inyong daliri para hindi kumalat yung dumi, no? Kailangan malinis ang inyong mga kamay. So kahit isang kamay lang gamitin nyo, obra na. Sa mga professional artist, gumagamit ng brass. Pero sa baguhan, kagaya natin, pwedeng kamay lang gagamitin. Pag nakaipo na kayo, pwede na kayong bumili ng charcoal, tsaka ng brass. Pricey din kasi yung mga yon, no? Yan. Tapos, yung bibig pala, lilinawan nyo na. So, makikita natin sa paglalagay ng labi. Yan. Pupokus ko yung bibig. Yun. Nakikita nyo ang detail ng labi saka ng dila sa loob. So mukhang pagano'n ang korte niya. Yan. So dito sa parting ito, itiman or darker. As much as possible, isang isang stroke lang. And then, lagyan natin ito ng shade na medyo lighter. Ito ngayon yung pinaka dila. Okay. Then yung lips niya, lagyan natin ng shade para magmukhang kulay pink siya o fuchsia color ng lips niya. Then sa baba ganun din, pwedeng itiman na konti dito para pag ikinalat natin yung shade niya, kakaroon siya ng variation.
ito yung parang hibla ng lips niya.